Welcome back mga ka-aircon tech, mga technician na nagsisimula mag-aral tungkol sa aircon at ref. Bali dito sa vlog natin na to ay tinatanong ni customer kung bakit yung kanyang aircon ay hindi naman ginagamit, bakit nasira or nabutas yung condenser. At alam naman natin na kapag nabutas na yung condenser, pwedeng lumabas na yung freon. At kahit tumatakbo yung aircon natin, hindi siya magpo-produce ng lamig dahil nga sa wala ng freon. So, bali sa katanungan natin na gamitin o hindi gamitin, bakit nasisira? Bali, pag-aralan natin dito. Sa kabila. Bababay mo, Sir Carl. Isilipin lang niya. Palitin na lang ano, condenser. John. Saan ang butas? Never naman namin ginamit yan. Sir, ito na, sir. Binidyoan ko na. Pero ano, kaya niyo ba ayusin? Ang dami na, sir. Sabi nga ng iba, kung pipili ka lang din ng aircon, kailangan yung matibay na. Bali dito, wala naman tayong sinasabi na brand. Bali kayo na lang ang pipili na kung anong klaseng condenser ba yung inyong bibilihin. Dahil alam naman natin na ang panahon sa atin ay may tag-ulan, may tag-init, at kuminsan ay yung mga hangin at or mga pollution. Kaya dito pa lang dapat wise na tayo. Bali dito sa ating vlog na ito, pag-aralan natin yung condenser, na kung saan itong condenser na to ay siya yung nasa labas ng bahay na lalaban sa mga ulan, araw, mga chemical na nasa atmosphere, mga pollution. Ayan, kaya dyan pa lang dapat wise na tayo dyan sa pagpili ng ating aircon, dahil yung pagkabakal nito, alamin natin kung gaano talaga ito itinatagal. Dahil nga sa ating topic na gamitin o hindi gamitin, nasisira. Ang sekreto para dahil nga dun sa mga ginamit na mga materyales. Alam naman natin na isa sa condenser ay yung bakal. Pero sa aircon, wala nang bakal yung sinasabi ko, yung nasa ref yun. Ang nasa ref, condenser din yun, yung nasa likod na ref, yung kulay itim. Tumatagal yon dahil sa pintura. Yon. At ang ibang klase natin na condenser na pang aircon ay ang aluminum condenser, round tube plate. Ito yung bilog. Ang idea nito is to save money. Yun lang. Para lang makamura. Tapos ma-prevent yung garlic corrosion. At sinasabing failed din daw to kasi yung performance nito ay mahina, o yung tinatawag na thermal conductivity. Yan, pangit yan. Tapos yun namang tinatawag na aluminum alloy condenser o micro channel heat exchanger. Ito naman yung lapad na mayroong 8 butas na sinasabi na hindi rin maganda yung ano nito, yung thermal conductivity. Bali, umincrease lang siya ng 10%. Yan lang ang lamang niya dun sa round tube. Tapos yung naging tipid nito ay dun sa may sa refrigerant. Bali, nag-less siya ng 30%. Ganon, yun lang yung naging ano niya. Tapos yung isa naman ay tinatawag na copper condenser. Ito yung round tube plate pin. Yung thermal conductivity nito ay ito talagang mataas, na approximately 8 times more than of the aluminum tube. And also repairing copper tube in easy. O alam naman natin na kapag hinilang natin ang copper tube, napakadali talaga. Kahit isa lang ang butas nito o dalawa ay madali. Hindi katulad ng mga
ng aluminum na kapag nagkabutas ng lampas sa dalawa, tatanggihan mo na. Gagawin mo, palitan na lang. Yun ang talaga nagiging conclusion dyan, palitan, dahil nga sa ito, bukod sa dalawa na yung pwedeng manganak pa yun. Yun nga, bali sa conclusion natin, yung copper tube is the copper tube condenser are clearly top choice for the type of condenser. Not only will it durable, it's efficient, but also easy to clean and will cost less for the maintenance. O nga yun. Kaya tayo, pagka magpapayo tayo sa mga customer natin na ang piliin talaga nila na aircon ay yung copper na yung indoor, copper tube pa rin yung outdoor. Yan. Mga klase na mga aircon na magaganda. Sana nasagot yung tanong natin na gamitin o hindi gamitin, ang bakal ay nasisira, may corrosion, walang forever. Sa mga hindi nakakaalam, sa mga audience natin na hindi familiar sa kung ano yung sinasabi natin na copper, ito po yan. Yan, copper tube po yan. Yan, copper tube, lahat makikita nyo, mula sa compressor, dumaan siya sa, yan nga, yung condenser na yan. Tapos yung dadaanan pa niya, ayan, yung nagduduksong sa indoor and outdoor, kung tawagin din yan, ayan, copper tubing, yan, papunta yan sa indoor. Tapos pagdating sa indoor, copper din. Yan ang the best na aircon, lahat copper. Yan, yun sa mga hindi familiar. Tandaan ninyo na may corrosion o tinatawag na oxidation sa lahat ng bagay, o tinatawag rin na expiration. Na-expired po yan kahit bakal po yan. Tandaan ninyo na ang bakal ay may kalawang at ang kalawang ay bacteria. So hanggang dyan mga ka-aircon tech, sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa Diyos.